even elementary, naging successful sa ating company. And today, tonight, may mawi-witness na naman tayo, iba't ibang profession, maririnig natin ang naging magandang resulta ng global1 sa kanila. Are you ready? Yeah! Ulitin ko, ang mga magsishare, dating katulad nyo, nakaupo, nag-ingay din, umalapak din, napagod, napawisan, but then again, kung gagawin mo ng tama, ang sistemang tama, within global, darating ang panahon, ikaw din ang magsasalita rito. Darating ang panahon. Yes! At para tuloy-tuloy ang ating power, ang gusto kang iminunaryo, tumayo! At palakpakan natin ang ating first na magte-testimony, 1 million! Wow! 1 million! Family of global, please welcome milyong-milyong palakpak para kay Mr. Rafi Vergara. Good morning! Good morning! Grabe guys, ang daming tao. Talagang hindi ko naman talaga inaasahan na dadating yung time na makakapagsalita din ko dito sa harap. Totoo po yung sinabi ni Sir Jun. Hindi ko talaga ina-expect po ito. Tinawagan lang po ako dahil nung nakaraan ni Sir Arnel, nagtakali-applyan na isa daw po ako sa mag-desayo. Guys, ako nga po pala si Rafi Vergara. Pinagrap po ako sa Malabon. Lumaki po ako sa Malabon. Ang father ko po sa Pampanga, mother ko sa Isabela. Guys, naalala ko bago ako mag-join sa INTL Global, ang dami ko po pinasukang trabaho. Alam niyo po, sa hirap ng buhay, naranasan ko po pumasok sa factory worker, mag-dispatch man sa INTL, hanggang ako magtrabaho ko sa SM. Hanggang muling-muling po, guys, nauwi po ako sa pagkukonduktor ng jeep. Totoo po yun, hindi ko po kinakaya. Nagkonduktor po ako sa jeep. Alam niyo po yung nakasabit sa jeep. Yun na rin yun ng mga bayan. Nagtatawag ng mga tao para sumakay. Hindi ko po kinakaya yun kasi doon po kami nabuhay na matagal. Ang hirap magbiyahe. Totoo lang po. Pag nagbiyahe ka ng jeep, nandugan yung mayroon ka, maarawan ka. Minsan umuulan. Pero wala kang pakialam tuloy-tuloy yung buhay. Hanggang sa isang time, meron po nag-invite sa akin sa isang negosyo. Yun nga po yung INTL Global. Noong una po, hindi ako makapaniwala na meron magsasabi ng tao sa akin na po pwede daw ako masenso sa buhay. Guys, madasalin po akong tao, mahilig po ako manalangin. Lagi kong pinapanalangin kay Lord, sana bigyan niya ako ng opportunity isang araw. Sana mabago din yung buhay ko. Napaka-timing nung inalok sa akin yung INTL Global. Kasi nag-join po ako, sinubukan ko lang po talaga. Noong una po talagang hindi po naging madali para sa akin. Kasi nga po, isa lang po akong conductor ng jeep. Ang alam ko po, maningan ng mga pamasahin. Ang alam ko po, magtawag ng mga pasahero. Ang sabi lang sa akin ng na-plan ko, Rafi, nakasal na lang yung loob mo. Ay, yung mga picture. Kung nagawa nung iba na umaseso sa INTL Global, sigurado kaya mo rin. Guys, nakinig lang po ako sa upline ko. Nagsimula akong umatid ng mga training ng mga NDO. Hindi po nagsawa yung upline ko. Nasuportahan ako ang turuan. Kahit alam niya na isang lang akong conductor ng jeep. Kasi padaan nga. Dumating po yung point na talagang sinusubok ako ng panahon. Ang hirap para sa isang kagaya ko na pumasok sa isang negosyo na gaya ng network marketing. Guys, naranasan po namin dito lahat ng hirap. Naranasan ko po nagutom, magmotor papuntang Bicol. Imagine guys, naranasan natin magmotor nung leader ko si Ruel.
mula Ortigas hanggang Bicol para na mag-OPP. Nakarating po kami sa Bulacan, sa Baguio, Kalinga, kung saan saan. Lahat ng kaibigan, kamag-anak ko, in-invite ko po. Good news, hindi agad sila naniwala sa akin. Sabi nila sa akin, Rabi, umanap ka na lang ng ibang lolo coin mo. Guys, buti na lang magaling ang mga training team. Ang nagpalakas po sa akin ang mga training, ang NDO, ang ASAP, nagtuloy-tuloy lang po kami. Pagsapit ng 2012, guys, nakapagpatayo po ako ng sarili kong bahay. After po ng 8 months, nakabili po ako ng una kong sasakyan. Palakpakin niyo naman po. Hanggang sa inataw namin ang inataw yung global, lalo kami nagigil ng grupo. Hindi po kami nag-stop. Bagaman marami mga pagsubok talaga yung dumating sa grupo, nagtuloy-tuloy lang kami, guys. Noong nakabili po ako ng una kong sasakyan, after lang po ng 3 months, naglabas po ako ng panibagong sasakyan. Mitsubishi, Montero Sport, Bravo po. Guys, para sa isang konduktor kagaya ko, dati ang pangarap ko, matuto magmaneho at maging jeepney driver. Gaya nung kaibigan ko driver. Pero sa M Global, guys, naging driver din po ako. Yun nga lang, driver ng sarili ko sa sasakyan. Kina-challenge ko po kayo, guys. Kung nagawa ko, isang konduktor lang. Alam ko, baka mas maganda yung hanap buhay ko sa akin. Tama ba? Baka mas magaling kayo sa akin. Sa totoo lang, hindi po talaga ako magaling magsalita. Ang magaling talaga yung AIM Global. Ang maganda talaga yung sistema natin. At kailangan lang, ituloy-tuloy lang natin. I-share lang natin sa iba kung ano yung nakukuha natin dito sa AIM Global. Guys, 2013, nangangarap po ako ng sarili kong mas malaking bahay. Good news, sabayin ng Diyos sa atin. 2013 din po, nakabili po ako ng malaking lote sa subdivision. Pagsapit ng 2014, guys, sinimula na rin po namin pagawa ng plano yung bahay. Kami dalawa ng asawa ko, hindi po kami bumitaw. Kahit na maraming nag-uusik sa amin nung una, kahit ang daming hindi naniniwala nung una, hindi po kami tumigil na i-share ang ganda ng AIM Global. Kaya po ngayon, yung nakikita nyo, guys, ipinagmamalaki po namin dahil sa AIM Global, nagkaroon po kami ng magandang bahay. Palakpakan nyo naman po. Dati po, nasa squadron lang po kami. Nakikitira sa nanay ko. Nakikikain. Nagmamakaawa sa mga kapatid ko na pautangin. Ngayon, guys, sa lugar namin, kilala po ako na nagsishare, nagpapautang na walang tubo. Guys, ang sarap ng feeling pag na-bless ka. Kasi anytime, pwede ko pag-share. Lagi mo naaalala lahat ng hirap na pinagdaanan namin. Kaya lahat na pumalapit sa akin, guys, hindi ko yun iniintian. Huwag lang mag-uutang ng malaki. Yung tama lang. Iglesia. Tama ba? Iglesia pala siya. Yung po yung nagawa sa amin ng AIM Global. Kaya po ngayon, sinasabot na lang yung pagkakataon na to para pasalamatan ang apply ko na hindi nagsawa. Simula nung umpisa, kilala niyo po ako. Halos nung nag-umpisa ako, wala na. Sira-sira yung pantalong ko. Halos napupudpud yung sapatos. Talagang madalas na utang ko siya ng pera. Apply Ryan Tumada. Maraming salamat po. Sa Unicorn Team, maraming salamat po. International Team. Guys, ito na lang kung masasabi ko. Hindi po natin kasalanan, pinanganak tayo ng mahirap. Pero kung mababa tayo,
mahirap, kasalanan na po natin. Pinakalas na masasabi ko, kung na-inspired po kayo sa kwento ko, kung kayo yung tao na naghahanap din ng opportunity para mabago yung buhay nyo, kung kayo yung tao hirap na hirap sa buhay, gaya ko nung una, eto masasabi ko, mamaya po, pag-uwi nyo ng bahay, bago kayong pumasok, huwag po muna kayong papasok sa loob. Tingnan nyo maigi yung itsura ng bahay nyo. Tingnan nyo yung bintana, yung bubong. Tingnan nyo yung pintuan, baka may sira na. Kung sa tingin nyo okay na yung bahay nyo, huwag mong gawin yung ngayon global. Ang gawin mo, pumasok ka sa loob, dumiretso ka sa kusina, tingnan mo yung lamesa kung ano yung kinain ng, sa maghapon ng pamilya mo. Guys, ganyan po yung ginawa ko nung una. Tinignan ko maigi yung sitwasyon ng bahay namin. Tinignan ko yung anak ko habang natutulog, kung may diaper pa ba, kung may gatas pa ba na dinedede. Pinakahuli, guys, tignan niyo yung mukha ng asawa niyo habang natutulog. Naniniwala ako, ang isang taong tulog, hindi makapagsinungaling. Kung siya ba nahihirapan na, kung siya ba hirap na sa buhay, tama, baka kasi yung asawa natin, hindi natin namamalayan, napapabayaan na natin. Guys, itanong ko sa sarili mo, eto ba yung pinangako kong buhay sa asawa ko? Kung ang sagot nyo ay yes, huwag nyo lang gawin yung aim. Pero kung ang lahat ng tanong ko sa inyo, ang sagot nyo is no. Guys, dapat ngayon pa lang, sinulan nyo ng hatawi ng aim global. Dahil sa susunod, kayo naman po yung aakit dito at magsasalita para ikwento kung ano ang ginawa ng AIM Global sa buhay nyo. Maraming salamat po. Good morning. Ninumin yung palapa, Ravi Vergara! Wow! Ganda ba palapa para kita sa Ravi Vergara? Ravi, panibagong inspirasyon tayo ng AIM Global. Tama, ibig sabihin, totoo sa global, walang imposible. Ang ginawa ni Rafi, siya ay nangarap lang. Dati, ano sabi niya? Siya ay konduktor ng jeep. Kung nagawa na isang konduktor ng jeep, mas kaya niyo. Kasi, kayo pasahero ng jeep. At na yung mga sariling kotse na rin, di ba? After ng isang konduktor ng jeep, guys, ito naman, isang professional. Okay, kukwento niya kung paano binago ng AIM Global ang kanyang buhay, ang kanyang health. Ito po ay nanggaling pa sa Nueva Ecija. Sa AP Political Science. Nagkala sa UE, Bachelor of Laws sa UST, Provincial Board Secretary ng Province of Nueva Ecija, former City Council of San Jose, Principal Legal Officer and Legal Consultant ng Philippine Congress. Isang negosyante daw, makibigan. Isang negosyante din. Ladies and gentlemen, join me in welcoming milyong-milyong palapak para kay Atty. Rainier Estrada! Good morning, AIM Global! Sir Ernel, thank you. Alam niyo po, ginulat ako ni Sir Ernel. The other day, tinawagan ako, sabi niya, Attorney, pwede ka pang magsalita sa ating event? Sabi ko sa kanya, yes sir. Ako, kahit hindi pa alam, lagi ako, yes sir. Yes, apply po ako eh. Na parang yes ma'am din sa asawa ko. Sabi po niya, mag-product testimonials ka. You know guys, 1.5 years ago, isa ako sa mga taong hindi naniniwala sa herbal food supplement. Isa po ako sa mga hindi naniniwala because I have a sister na doktora, tapos pharmacist pa, na hindi rin naniniwala sa mga herbal food supplement. Nasa US po siya. Then isa ko pong sister, doktora din, nurse, tapos doktora po siya na sa isang medical laboratory and instructor sa medical school, hindi rin naniniwala sa food supplement. So, nung tumangon ako kay Sir Ernel, biglang nag-hit sa akin. Before, pagka nakakita ako ng product testimonials,
Isa iniisip ko, sabi ko sa sarili ko, eto, binayaran ito ng kumpanya. O hindi man, may sakit na ito. Malapit na itong kunin ng Lord. Gusto na lang mag-iwan sa pamilya nang ibibigay ng kumpanya kung saan siya nagtitisimonyal. Yet, here I am, talagang ganun yata ang buhay, parang gulong, milikot, bawi-bawi na. Bawi-bawi lang po. You know guys, minsan dumating yung misis ko sa bahay namin, sabi gabi, sabi ko sa kanya sa kanyang eh. Sabi niya, nahaya ako sa isang seminar regarding a global sa BC Olympic. Sabi ko, o ano, kumusta? Networking? Pero in fairness, masarap yung kape. So, sabi. Then, that was the end of it, yung aming kwentuhan. 2 months later, yung naghaya sa kanya, inaya ulit siya. Sabi sa kanya, sabi niya sa akin, naaya ulit ako, pero ayoko na sumama. Sabi niya, bakit? Networking yun. Sabi niya, networking yun. Sabi ko sa misis ko, tsaka ka. Sabi ko, sinasamahan ka ng kaibigan mo na yan sa paghahanap ng matitiran ng anak mo. So, naglilibot. Naglilibot kayo. Samahan mo naman. Sabi, magbalik ka. Magbalik ka. So, ang ginawa po ng misis ko, sumama. Sumama siya sa OPP. Sabi niya, mayroon sa sharing. Then, after mga 3 hours, bumalik. Pagbalik, grabe. Parang si Sir John Aspirin na nag-OOPP. Excited na excited. Excited na excited po yung misis ko. Sabi niya, ang ganda ng negosyo, ang ganda ng produkto. Sabi ko, na-disgrasya, nalinti ka na. Mukhang nabudol-budol na sa'yo. Alam niyo po, from the time on, araw-araw, kinukulit ako, almusal, tanghalian, napunan, join ako na in global, 7 accounts. Nag-abroad po kami, sabi rin niya, nasa abroad kami. Sabi niya sa akin na naisip niya, join ako na in global, 7 accounts. You know what, sabi ko sa asak ko, teka, mahihiyain ka. Mahihiyain ka eh. Sabi ko, hindi mo kaya yung negosyo na yan. So, ano nangyari po nun? Nagpilit. Alam niyo, kinukulit ka, umaga, tanghali, hapon. Yung mga silver executive, tsaka yung mga gold executives, nakakarelate po ba? Ganyan ang ginawa sa inyo ng prospect. No, pinoprospect kayo. What happened guys, pag uwi namin ng probinsya, kinuwento niya sa nanay ko, join siya. Sabi niya, mother, nag-join ako ng AIM Global. Mother ko talaga, tawagan nila. Ano yan? Sabi niya, food supplement company to. Sabi niya, maganda to. Sabi naman, alam niyo po ba sabi ng mother ko? Networking yan, scam yan. Sabi ng mother ko, nako, tao sinuro po ako. O ikaw, kung ano-ano pinagagagawa nyo, ikaw ang kauna-una ang abugado makukulong sa iyong global na yan. Andiyan po yung mother ko, totoo po yun. You know what? Okay lang. So yung mother ko, ganun. Pero pagkasundusin nyo ng misis ko, pinagamit ng mother, yung ng misis ko, yung mother ko ng Prada, C24/7, tapos tuwing umaga, pag magkikita kami bago pumasok sa opisina, 1 week yata yun, makukulong ko sa iyong global, sabi sa akin. Tapos, after 1 month, nakita ko po yung mother ko. Binababa niya yung, kausap niya yung client ko, binababa niya yung damit niya, gano'n, medyo malayo ako eh, papasok ko ng opisina. Pinutok ko yung mother ko, sabi ko, mother, sabi ko, bakit mo nililis yung damit mo? Sabi ko, siguro, bahala ka pa mag-ball star. Tawa siya. Sabi niya, hindi, hindi. Sabi niya, pinapakita ko dito sa kliyente mo yung aking dibdib na dati merong lamp na malaki, may bukol na malaki. Sabi niya, nawala yung bukol ko. Tapos sabi mo niya, umayos yung aking high blood. Yung mother ko po, before na mag-take na season 24/7, hindi panday ang pagbukas ng puso. Namamagala po siya rito, binibigyan siya ng gamot ng aking mga kapatid. Pero hindi po siya gumagal eh. Pero yung 1 month na yun, sabi niya, nakakain ako ng maayos, nakakainom na ako ng tubig, sabi niya, bakit hindi mo sinasabi? Siyempre, nahihiya ko sabihin. Then yung wife ko po, at the time, ang wife ko po meron congenital heart disease, rheumatic heart disease. Yung wife ko nagmerong maintenance na gamot para sa puso niya. Everyday kailangan niyang i-take
Pero kahit itinitake niya ang gamot na yan, inaatake pa po yung misis ko. Nagigising sa gabi yan. Sumisigaw. Kinakapos ng hininga, kailangan namin idala sa ospital. Hindi yan nakakapag-cutics. Hindi yan naranasan before na mag-cutics dahil dito tinitignan kung gaano ka-severe yung kakulangan ng oxygen sa kanyang katawan. Maninigas yan. Nervousing kami. 1.5 months po, napansin ko after na mag-tay siya ng 24/7, hindi na ina-atake yung misis ko. Hindi na po siya ina-atake. Andyan po siya ngayon. Siya po ay isa sa mga awardee bilang gold executive, yung aking wife, Edith Cosas Guerra. Grabe. Then, may rayuma po yung misis ko eh. Yung rayuma rin niya na yun, hindi na rin umaatake. Meron po siyang bukol sa liig. Ay, hindi mo po pinukpok yun. Dahil po pinukpok mo, hindi mo magkakabukol sa liig. Alam mo? Yung bukol po niya na yun, pagka inahawakan ko, sabi niya, parang baka cancer to. Sabi ko, hindi, sipun lang yan. Sabi ko. Yung bukol po na yun, nawala. Nawala yung bukol niya sa liig. Salamat po yung aking pool daughter, Angel Mio. Constipated. 3 days bago dumumi, laging may lagnat, laging may sakit, laging may allergy. Inayos po na si 24/7. Palapang po natin si 24/7. Mas grabe po ito. Yung aking pong biyanan, may bone marrow problem. Meron mga times kailangan salinan ng dugo. 3 to 5 bags. Kahit po ako government official, meron mga times na hihirapan na akong manap ng dugo. Alam niyo po nangyari sa akin, pinag-i-steroid, pinapainom ng gamot, pero nag-blow-blow yung aking biyanan, tapos nanghinga. Si 2014-17 po, luckily, ang aking po mother-in-law, na paborito-paborito ko dahil nakakanti sa akin, hindi na rin po nag-maintenance ng gamot ngayon, napag-aalagaan pa ng aking anak. You know guys, ang dami product testimonials. Governor ng Nueva Ecija, marami po taga Nueva Ecija dito, Governor Aurelio Mali. Pinagamit ko po ng Prada. Niisip ko nung binigay ko sa kapatid niya, yung Prada, niisip ko baka hindi niya gamitin. Sabi ng wife ko, huwag mong bigyan sa Europe, sa US, nagpapagamot yan. Ang sabi ko, hindi ko pwede hindi bigyan. Kaibigan ko to eh. Kung gamitin niya yung Prada, okay, kung umayos siya, lalo maganda. Kung hindi niya gamitin, nagawa ko na yung obligasyon ko sa kanya bilang isang kaibigan. Ginamit po niya yung product, papunta ko ng Macau, I was about to give talk sa Hong Kong, also regarding sa Air Global. Naanpitan po ako doon. Papunta ako ng airport, tinatawagan ako ng kapatid. Sabi sa akin, saan ako pwede, saan kami pwedeng bumili ng C24/7. From that time on, nalaman ko, ginagamit ng aming gobernador, ginagamit ng kanilang pamilya, nagpapabigay pa dahil sobrang effective. Kasi 24/7. Ano po, napakarami kong istorya, pagka-inistorya ko yung aking kapatid. Dati hindi naniniwala yung dalawa. Inexamin nila yung aking mother. Pinexamin nila, nagulat sila. Then later on, binigyan ko na isang box yung kapatid ko without hoping na gagamitin. Tapos minsan sinabi niya sa akin, ginagamit niya na yung product. Umuwi siya ng Nueva Ecija. 1.5 months after na ginagamit niya yung product, tinanong niya ako, dala-dala na yung sigal. Sabi siya, ano ba meron dito? Ang sister ko po na doktora, nasa US din yun, may vertigo and migraine. Alam niyo, ano ba meron dito? Sabi niya, napakatagal ko nagtiis sa vertigo tsaka sa migraine at kung ano-anong klaseng therapy. Ito pala ang makakagamot sa akin. Palakpakan po natin. Greatest achievement ko po sa pagkukumbinse kung gano'ng kagaling yung product, yung akin pong dalawang kapatid na doktora. Yung akin pong kapatid na doktora. Sa napakarami ko pong binigyan, napakarami po na gumaling. Pero last ko po nagkikwento yung sarili ko. Ako po, parang sasari-saris to eh, no? Sari-sari store, maraming grocery. Ako naman po, sari-sari at sakit sa katawan. Mula po sa ulo hanggang talampakan.
Sabi po, ako po'y may migraine. Bata pa ako, minamigraine na ako. Tapos lalo na, no, naging abogado ako because of pressure of work. Alam niyo po, lagi kong kakambal yung kamag-anak ni Sir John Aspirin. Lagi akong may bio-Jesse. Araw-araw yan. Mula po nung minum ako na si 24-7, hindi ko na po katabi at hinahanap yung mga painkiller para sa aking migraine. Pagdating po sa gabi, may umuuga po ako 6 na ipin. Eh, takot ako magpagunod. Takot po ako magpagunod. Totoo yun. Takot po naman pa-eleksyon. No? Yung akin pong araw, yung 6 na ipin na yung pinapagunod, mula po nung uminom ako na si 24-7, wala na po akong umuugang ipin. Sa akin po sigura, hyper-acidic po ako before. Merong 4 months na hindi ako kumain ng solid food. Dahil puro lugaw kinakain ko. Tapos lagi po akong may antacids. Lagi po akong may boost ko pa pagka matindi yung espasa. Mahigit 1 year na po ako na hindi umiinom ng antacids. Pagkaba, yun eh? Oh, ito po, tinuro ko. Pero mali na iniisip nyo. Gano'n, hindi po yun. Ako po ay mahina na umihi, hindi alam na asawa ko at ng mga kapatid ko. So pagka umihi ako, ayaw na tumama sa bowl o kaya sa kader. Ano ba? So ginawa ko, ninenervous na rin ako, takot ako magpa-opera, hindi ako magpapa-examen. Inom lang ako na inom na C24-7 dahil may kaibigan ako na gumaling sa opera na 1 week na lang, binigyan ng misis ko ng C24-7. 3 times a day, prostate enlargement. Hindi po na-operahan, nakaya ako sa kanya. Hindi na rin ako na-operahan, hindi ko na rin tinatamaan yung sapatos ko. Yung aking tura yung magaling din sa paa. Diba, tsaka sa talambakan. Naksidente po ako namamanid yung aking mga paa. Nawala po yon because of products ng AIM Global. Tinatanong ako ng mga kaibigan ko, lawyer ka, sabi, bakit ginagawa ang AIM Global? Bakit lagi mo kinekwento yung AIM Global? Simple lang po sinasabi ko sa kanila lagi. Kung ganyan ang nangyari sa pamilya mo, yun nangyari sa akin. Kung yung nangyari sa akin ay nangyari sa iyo, hindi ka ba magpapasalamat sa AIM Global? Guys, konti na lang. Gusto ko lamang kong pasalamatan yung Board of Directors, yung ating Provisionary President, Dong Ed Cabantong, Engineer Francis Miguel, at saka si Sir John Aspirin. And lahat ng management and staff ng AIM Global at lahat muna gumawa ng AIM Global throughout the years. Bakit? Dahil kung tumigil sila, hindi ko po nakilala yung AIM Global. Maraming maraming salamat po. Parting words po. Isa lamang po ang pakiramdam namin sa AIM Global na sum up ng misis ko. Sabi niya, ang sarap ng pakiramdam kapag umaga, may kumakatok sa bahay mo, sasabihin, nagpapasalamat, gumaling sila dahil na-introduce mo sa kanila AIM Global. Ang sarap ng pakiramdam pag may nasasalubo ka sa tanghali, sasabihin sa'yo, thank you, dahil sa C24-7 as ibang Prada, gumaling at umayos ang pakiramdam. At ang sarap ng pakiramdam, bago ka matulog sa gabi, may magte-text sa'yo, sasabihin, thank you, thank you, thank you sa'yo, as a AIM Global, as a product ng AIM Global. Thank you po, AIM Global. Maraming maraming salamat. Alright, thank you very much, Bernie. Thank you. Palakpakan naman natin, Attorney Rainier Estrella. Ang hindi pumalakpak. Okay. Para tuloy-tuloy na tayo, ang ganda ng kwento ni Attorney because pinakita niya na sa ganda ng produkto, they were able to convince yung mga mahirap mong kumbinsin, especially yung mga specialista ang kapatid niya. Personally, I got to know this person because ang pinaka-apply nila, sila Mario Cueco, Batangas. And na-encounter mo sila mag-isawa. Nakakatuwa yung kwento nila because of their product testimony dahil yun sa family nila. Napaka-active din nilang networker. In fact, napakasipag kasi sa hindi alam ng marami, all the way from Neva Ecija, pinababa niya po yung grupo niya para umattend sa head office natin. Kaya naman na hindi na ako nagtataka personally kung sila mismo yung wife niya is one of our awards tonight being a gold executive. Kaya palakpakan ulit natin. Tunay lang ho na, you know, pagka mataas talaga yung belief mo sa product,
magkakaroon ka ng more courage para ikwento ng ikwento yung produkto. Kasi kahit sino mang negative, kahit ma-negative, let's say, sa networking, walang makaka-dispute pagdating sa resulta ng produkto natin. Kasi sadyang maganda talaga ang mga products ng global. Tama ba? Yes! So para tuloy-tuloy tayo, friends. Kung nanggaling tayo sa professional, ang ating next chair for tonight is also a professional. No? Professor naman siya sa university, all the way from Tagbilaran, Bohol. One of our distributors in Tagbilaran, pero for about 3 years, or 2.5 years, this guy, ginawa niya ng part-time yung business. That just shows na yung mga professionals dito, kahit na part-time po kayo, you can really achieve big dito sa negosyo natin. Kaya without much further ado, ladies and gentlemen, join me and welcome me. Of course, our next chair, Christopher Dondon Gumapa! Good morning, global! Good morning! Actually, I was expecting na isa ako sa mga series ngayong hapon na to. Ngayon, kinagabahan po. Medyo. There are three reasons bakit po kinagabahan po ako ngayon. Muna-muna po, marami kayo dyan. Ako isa lang dito. Asa ka, pangalawa, marami pong sumusubaybay sa atin ngayon worldwide. Tama po ba? Okay, so palapangan po natin ang Game Global. Pangatlo po, parang yung light, kukunin po ako ni Lord. Well, hey guys, my name is Christopher Dondon Gumapa. So yung nickname ko po is Dondon. Sabi po nila, yung pagyaman daw ng tao ay nakadepende sa pangalan. Di ba? Manny Pacquiao, di ba? Pinakya yung Manny. FM, di ba? Tama mo ba? FM. Okay? Pwede yun. Don Espinosa, di ba? Oh, Don Ed Cabanto. Pwede yun. Don Aspirin. Pero anong difference sa pangalan nila sa akin? Yung don nila, isa lang. Okay. Sa akin, dalawa. Okay, I came from the province of Bohol, city of Tagbilaran. Huwag niya pong mamaliitin. Kahit galing pa po ng probinsya. Kasi po, ang taong nandito sa harap nyo ay isang pong profesor. At pangalawa po, ang taong nandito sa harapan niyo ay isang milyonaryo dahil sa global. I've been teaching for 15 years. 15 years po, nagtuturo po ako sa isang universidad sa Bohol. Ni isang bulong ng sasakyan, wala po akong nabili. Sa global po, marami na akong nabibili sa sasakyan. 1, 2, 3. Alam, madilim. Wala, dito na lang. Dito kayo. I was teaching before. Philosophy. Eh, ganun talaga, madilim. Sa global, yung presentation po is logical and direct.